Okay, so in the video, okay, topic natin is all about okay, nematodes. Okay, overview of nematodes. So pagkuha na sa mga PPT niyo or sa mga notes niyo. Okay, so initial na discussion din siya sobrang detailed talaga kasi na-discuss ko naman din dati. Okay, so nili-discuss ko na din mga kailangan nyo tandaan, ang mga importante, tag and mga possible na malabas sa iyo exam. Okay? So let's start. Okay, general properties of nematodes. Okay, tandaan nyo, nematodes are the term nin that is mga round worms. Okay, mga round worm ang tawag sa in the class. Okay, kung makikita nyo yung picture niya, kita nyo, cylindrical siya. Hindi siya pareho sa trematodes. Okay, na, oh sorry, so sancestodes rather, ito yung last na discuss ng mga bulate, which is mga flatworm. Okay, inisinda mga round, basically mga cylindrical, okay, mga pabilog sinda. Okay, and tulad na life cycle ninda, may tulad sinda na stages. Again, pareho sa cestod, may egg, may larva, tag may adult worm. Okay, now the outer covering is called the cuticle. So an outer covering niya basically an skin. Okay, bagan skin niya, ang tawag niya is cuticle. Okay? So, this parasite has muscles underneath the cuticle that allows them to move its body from side to side. So, kaya siya nakahiwag kasi may mga muscle underneath the cuticle or the skin. Okay? Isa na characteristic ni nematode na different sa cancestode is may different sexes in that. Okay? Dili pareho cancestode na sa usad na worm, may gukasan male tag female na sex organ. So, pwede sila mag-self-replicate or mag-self-reproduce. Okay, pwede na bulusin ng saliri ninda. Ka-nematode, baga siyang tao. Okay, sa nematode, baga siyang tao kasi may gukasan female, igukamansan male. So, kailangan ninda mag-sex para maka-reproduce. Okay, so female worm is larger, okay, than male worms. Na okay, mas dako ang female worm kasi sinda ang nag-house, okay, sinda ang nag-house sa mga itlog. So kailangan mas dako ang lawas ninda. Okay? Kasi sinda nagadara sa itlog. Okay? So next. Okay, so amin ni an anatomy. Okay? Anatomy ni nematode. So igasan na digestive system, may simple nervous system sinda, may excretory system and may reproductive system. Okay, so aminin baba niya, may anus, reproductive pore, ovary. So ini siya na anatomy sa babae kasi may ovary. Okay? So ang cuticle niya ining yellow. Okay, ining yellow na outer covering, nakita niyo na class amin cuticle. Now, most patients with nematode infection are asymptomatic. Okay, tandaan niyo class, majority sa mga tao na may igwasan nematode infection, asymptomatic talaga class. Okay, dili ninda aram na infected sinda. Okay? Waran symptoms whatsoever, pero igwa sindan bulati sa sulod. Okay, majority sa mga tao na may igwang bulati, again, tandaan nyo asymptomatic sinda. Okay? Magiging symptomatic lang siya or magiging severe lang ang sakit. Okay? Based on sinindua class. Okay, magiging symptomatic lang based sinindua, tandaan nyo the worm burden, basically pag sinabi ng worm burden, amount san bulate. Okay? Pag damo-damo san bulate, symptomatic. Pag gamay lang ang bulate, asymptomatic. Okay? And next is host immunity or host immune system. Pag mataas ang immune system, asymptomatic. Pag mababa naman, okay, sorry, baliktad ako. Pag mataas, pag mataas ang immune system, asymptomatic. Pag mababa naman ang immune system, symptomatic. Okay, yun yung kalimot sinaklasa. Magiging symptomatic animo tao if, number one, damo-damong bulate, and number two, mababa ang immune system niya. Okay, so amin ang mga factors na nag-contribute para maging symptomatic. Asymptomatic naman if gamay lang ang bulate, tagmataas ang immune system sa imo pasyente. Okay? So next, so amini an different nematodes na i-discuss natin. Okay? So miskin hindi na ako mag-focus dito sa table kasi ang tara na information dito,
i-discuss ko man habang nag-direct ko sa video. Gusto ko lang sa inyo patandaan, inisinda. Okay, so may intestinal, the nematodes can be divided into three groups. O may tulog kita na group sa nematodes based on the primary location. Okay, primary kung diin sinda nag-originate, basically. Kasi majority sinin ng mga nematode class pwede magkanto sa iba na parts ng lawas. Okay, gin-divide sinda based sa origin kung diin sinda nagtuna na parts sa lawas natin. Bago sinda nagkanto sa iba na organ. Okay, may intestinal nematodes kita. May intestinal tissue kita, tag may blood and tissue kita. Okay, so nang pagkakaiba iba ni Sianinda, pag sinabi na ang pinakamadali ma-differentiate si blood and tissue, basically sa dugo natin. Okay, sa dugo or sa muscle natin, sa mga skeletal muscle basically class. Ngayon ang pagkakaiba ng intestinal nematode tag ni intestinal tissue. Okay? So kung amin ni an intestine nyo class, kung amin intestine niyo, di ba may villi ina? Okay? Now, pag intestinal nematode class, ano mo bulati adididi sa labas, basically. Okay, adidasin na sa labas lang. Warang penetration na nangyari. Pero pag intestinal tissue na class, adinan bulati mo dida sa tissue. Nagasulod sinda, nagapenetrate sinda sa unod, sa intestine natin. Okay? So pag again intestinal tissue intestinal nematode adi lang sinda sa labas. Warang penetration whatsoever, adi lang sinda sa labas san villi. Pero pag intestinal tissue na may penetration, adi sinda sa unod san aton intestine. Okay? Now, first nematode na aton i-discuss si Ascaris lumbricoides aka large intestinal roundworm, also called the common roundworm. Okay, amoy ni ang pinaka-common na bulate na ma-encounter niyo pag nagtrabaho na kamo sa hospital. Okay, si Ascaris lumbricoides. Ang pinaka-common na parasite in general, kasi member man din isang parasite class, parasitology. Ang pinaka-common na parasite sa tanan, si Entamoeba histolytica. Okay? Pero pag hinunga ka mo ang pinaka-common na bulate, si Ascaris lumbricoides. Okay? So, large intestinal roundworm. Okay, so, pano nagagana ang iya, tawag sina, ang iya life cycle. Okay? Now, for example, hindi nila kita din ako madrawing sa tao. Okay, so, pag infected ang tao mo, okay, pag udo niya, again, masabay an egg sa feces or sa udo. Now, sa egg or sa udo, may dokita na itlog. Okay, may dokita na itlog na pwede makita. May fertilized egg and unfertilized egg. Okay, so nano an infected stage mo dito? Si fertilized egg class. Tandaan nyo ha? Okay, fertilized or embryonated egg, amoy na infective stage nimo. Pag sinabi na infective stage, siya an ma-infect, siya an makadto sa usad na host, siya an ma-initiate san sakit. Okay? Now, si fertilized egg, pag makuha mo ini siya, amoy na magiging bulate. Pero pag unfertilized egg, dili siya magiging bulate. Basically, isipin nyo, bugok ini siya. Okay, and unfertilized, bugok ina na itlog. An okay na itlog si fertilized egg. Okay, now, an itlog mo, okay, mamature siya, hanggang magkigo ka embryonated egg with larva. So, amin larva ni mo. Okay, may larva daw sa sulod. Okay, so, pwede mo ni siya ma-ingest na embryonated egg with larva, okay, pwede man fertilized egg, diretso. Okay, now, pag nagsulod na siya class, din siya mahugpa, okay, makali siya sa small intestine natin. Okay, now pag added na sa small intestine, ini na larva na nasa sulod sa embryonated egg mo, malabas na. Okay, malabas ang larva nimo. Now, ang larva nimo, mamature siya pa female adult or pa male adult. Again, dako ang babae compared sa lalaki. Okay? So, amin ang usual na life cycle niya class. However, pwede siya mag-migrate. Ini si larva nimo. Although ini pwede mag-migrate an adult sa kalarva anay kita. Okay, si larva nimo may special ina siya na migration. Okay, may special ina siya na path na ginatahak. Okay, si larva. Okay? Now, si larva nimo,
Okay, kung habo niya mag-mature pa adult, pwede siya mag-migrate class. Okay, from the small intestine, maka di siya sa liver. Sige, diretso lungs. Okay, so pwede man siya mag-diretso anin sa liver, maka di sa lungs. Okay, before siya magka di sa lungs class, ha, tandaan nyo, maka di anin siya sa liver. Okay, small intestine, maka di sa liver, and liver nyo adi di banda. Once tapos na siya sa liver, maka di siya sa lungs. Okay, now, pag ada siya sa lungs class, ang ginahimo niya, nagasulod siya sa air sac natin. Okay, masulod siya sa air sac. Okay, now, larva are coughed up and swallowed. Okay, basically, mas sabay siya sa badlo nimo. Pag sabay niya sa badlo nimo, okay, adi na siya sa badlo, kung dili mo itutupra ang badlo, tutulunan mo, basically, makaagi siya dili, mabalik siya sa intestine natin. Okay, so basically, nagkadi siya didi, kadididi siya, wara mo gintupra, gintulon mong badlo mo na may igwasan larva, mabalik siya pakadi sa small intestine natin. Okay, tapos pwede naman siya mag-mature pa adult. Okay, so, kasi giniisip nyo na naman ang pulusad to, wara man maturation. Larva ang nagkadi, larva ang nagkadi, larva ang nagbalik. Okay, so basically, hinimo lang talaga niya, gin-damage lang niya an organ naton. Kasi kung wala siya nag-migrate pa kadi class, ang damage, adi lang dide. Pero once na nag-migrate siya, pakadi sa liver, pakadi sa lungs, pakadi sa nasopharyngeal tract naton, so maigwan ang damage na nahimo siya. Okay? May extra damage siya na hinimo. Okay? So amin na, ang life cycle ni Ascaris lumbricoides, so kung amin to siya gani, may adult ka na didi, may male and female ka na, ma-sex sinda, and female, mahimo itlog. Pag mag-udo ka, at itlog masabay didi. Okay, pag asymptomatic, usually, itlog lang ang nagasabay didi. Pero pag damo-damo ang bulati ni mo, pwede magsabay ang adult worm sa pag-udo. Okay, may nagaralabas na adult worm sa udo ni mo. Okay? Now, Ascaris infection is the most common helminth infection or most common worm infection worldwide. Okay, so, the parasites are common in areas with warm climates, poor sanitation, etc. Okay, pinaka-common siniklas na na-infect mga bata. Okay, young children are most affected when they play in soil contaminated with human feces. Again, majority sa mga tao, asymptomatic, dili ninda aram na may parasite sinda. So, pag nag-uduin ang sinda ng mga asymptomatic na tao, may sabay na mga itlog. Okay? So, kung basta-basta lang sila nag-udu kundiin, ina na mga itlog, pwede mag-blend sa soil. Tapos, pag mga bata nagkakaraan ng bida, okay, tapos na-ingest ninda ito siya na itlog, infected na sinda. Okay? So, tandaan nyo din, class, adult worm produce little damage in the intestine. Ha? Minor damage lang or little damage lang ang ginahimo sa intestine ni Ascaris. However, major damage niya occurs during larval migration to the lungs where inflammation occurs. Okay, so amin ni class. Okay, inis siya, dili na area. Okay? Ibig sabihin sina, pag nasa lungs na ang imo larva, may Loeffler syndrome ang imo pasyente. Okay? So, Loeffler syndrome, basically, eosinophilia with asthmatic attacks. Okay? Eosinophilia, basically, nagtaas ang eosinophil mo. Ano kay nagtaas ang eosinophil sa pasyente? Kasi, helminthic. Okay? May parasite ka. Diba? Sinabi ta dati, pag may parasite ang pasyente, mataas ang eosinophil. Okay? May eosinophilia tag-asthmatic attack, nag-asma ani mo pasyente. Ngano kay nag-asma pasyente mo? Again, kasi nasa lungs. Wara man siya asma, bigla lang siya nagka-asma pag nag-udu-udu siya. So, pwede ta masabi na may Loeffler ang pasyente mo. Okay, ang larva nagkadi sa lungs. Again, tandaan nyo, nano ang nagakada na morphological form, tandaan nyo klasa ang larva. Larva ang nagakosan Loeffler syndrome. Okay? Now, minor damage. Ito surat ko lang para di nyo malimutan. Minor damage sa intestine. However, major
damage naman sa lungs natin. Okay? Now, asymptomatic infection during low worm burden or pagmataas an immune system. Again, sinabi tayo na kanina, pag gamay lang ang bulate, tagmataas ang immune system, asymptomatic an pasyente nila. Okay? So, dili aware ang pasyente niyo na igwasin na san ang bulate. Okay? Maging aware lang sinda pag ulo ninda, tapos may nag latay-latay na bulate sa inaudo. So, hama na sinda maging aware na, uy, may bulate gali ako. Okay? Now, amin yan female and actual pictures and ascaris. Okay? Female, tag male. Again, may igwakasan female, dako, and garagmay and male. Okay? Symptomatic infection occurs due to migration of the parasite through the host. So, nag-migrate daw ang parasite nimo sa iba-iba na mga body part nimo. Okay? So, again, class, little damage lang. Nano ang primary organ niya? Okay, ang primary organ si ni class small intestine. Ha? Small intestine ang primary organ niya. Pag nasa small intestine la daw class, little damage lang, minor damage, asymptomatic lang siya. Magkakasymptomatic lang daw class, sinabi din, magkakasymptomatic infection lang if nag-migrate na. Okay? Pwede nag-migrate ang larva nimo, pwede mag-migrate ang imo adult worm. Miskin na sino sa indang duwa ang mag-migrate, symptomatic na yun at diretsyo. Pag nag-migrate ang larva mo, symptomatic na, Loeffler syndrome. Pag nag-migrate ang imo adult worm, again, symptomatic mangyapon niya siya. Okay? So, larval migration causes allergic reaction, okay, asthmatic attacks with eosinophilia. Asthma daw with eosinophilia na natawag sila Loeffler syndrome. Okay? So, when the larva penetrates the air sacs, it causes pneumonia. Okay? Pneumonia, sad pa na symptom ni Loeffler nimo. Okay? So, aside sa adult worm, amin mga actual na picture sa itlog under the microscope. Amin yung unfertilized egg. Amo naman nini yan. Unfertilized egg. Okay? Now, unfertilized again, non-infective ina siya. Okay? Wara siya an issue if ma-ingest natin. And may issue kasi fertilized. Kasi siya an infective stage. Siya an mamature pa adult. Okay? Ini, dili siya mamature. Okay? Now, ang sakit ni ascaris is ascariasis. Okay? Presence of multiple adult worms in the intestine causes abdominal pain. Okay? Pag gamay lang daw, again, pag gamay lang ang bulate, wara san damage. Pero pag damo-damo na, again, symptomatic na yun ang class. Okay? Abdominal pain, masakit daw ang tiyan, most common complaint. Okay? San mga tao na may ascaris, masakit-sakit daw ang tiyan ninda. Okay? Now, vomiting, fever, abdominal distension, or bloating. Nag-bloating daw ang pasyente niyo. Sad man sa mga common na symptom or sign, sorry, na makikita niyo pag may ascariasis ang pasyente. Okay? Masakit-sakit ang tiyan, nagasurukasinda permi, or habang pag nagakaunsinda, nagasukasinda, ginakalinturasinda, okay? Kasi may gusan inflammation, may kalinturasinda, and nag-bloating, nagadako ang tiyaninda. Okay? Nakudako ang tiyan, pero aninda mga extremities, ang tiil, ang kamot, okay, gamay-gamay, manipis, or payat. Okay? So, adult worm, okay, can cause, can entangle. Okay, nagburubod daw. Pag siya nagburubod, kitaon nyo, ayun, nagburubod na, ang mga ano, kitaon nyo, titiwa, nagburubod na, ang bulati class. Okay, pag nagburubod na ang mga bulati, okay, causes intestinal obstruction. Basically, obstructed na, okay, may bara na, gimbarhan niya na, ang intestine natin class. So, makikita nyo gani ho, tawag sila na term, nag-entangle. Ano na sa Bisaya, tanggal, nag-entangle, okay, kitaon nyo, gimbarhan niya na ang intestinal tract natin, kitaon nyo, ang udo, ini siya,
at na makaagi san maayo. Kasi dapat inin-udo nyo, once na may udo ka mo, from here, diretso na malabas. Pero kung makita nyo, oh, may mga nagbarabara na, an bulate, dili na nakalabas ang udo nimo. Okay? Pag dili na nakalabas ang udo nimo, class, basically, ada lang siya sa lawas nimo. Okay na, naginihimo niya sa lawas nimo, sige niya balik-balik sa lawas nimo, sa imo blood circulation. Okay, sa tissues mo, sige balik-balik ang mga waste product. So, paano yun na aayos ini class ng mga pasyente ng mga irugasin eh? So, surgical removal. Okay? Surgical removal of the intestine. Kasi, wala na kitang mahimo. Okay? Dili na siya madara sa bulong minsan. So, kailangan mo itanggalo na lang ang intestine para mabuhay ang pasyente mo. Kasi kung dili mo initanggalon, okay, dili mo tanggalon ini siya na intestine, sigil asinin bara ang imo waste, sigin balik-balik sa lawas, so magiging toxic na ang imo blood sina, okay, puno-puno na sa mga waste product. Okay, now due to the erratic nature, pag sinabi na erratic, pwede siya makita sa iba na organ, pero pag hungaon ka muna nun primary organ ni Ascaris intestine, okay, small intestine, okay, intestinal nematode din siya, intestinal nematode si Ascaris, okay, so pwede siya mag-migrate sa iba na organ. Again, di lang si larva ang pwede mag-migrate, pwede man ng adult mag-migrate. Now din siya ma-migrate, okay, pwede sa appendix, pwede sa liver, sa bile ducts, pwede sa brain, pwede sa lungs, sa liver, okay, sa sex organ natin pwede man, okay, so okay, so ade, nakita nyo class, common ini na manifestation pag heavy infection na talaga, okay, ang nasa natawo with ascariasis, nagasuruka na sinda talaga san bulate, okay, actually may pasyente kami sina, okay, na may ascaris siya, hindi ko lang sure if ascaris ito, pero bagang ascaris ito siya, nagasuruka na talaga siya, okay, nakikita mo talaga sa suka niya may mga bulate. Okay, kaibahan ka taon. Okay? Tapos ini naman, okay, may spaghetti na natakdag sa iya bubot. Basically, ang ginihimo sinigin purga ang bata mo. Tapos pagpurga sa iya, okay, diretso ralabas ang bulate. Okay? Now, paano tagi na diagnose ang saan na tabo? Kung positive ba if or negative sa ascaris? Okay, nanong ginahanap ta? Egg. Okay, si fertilized or si unfertilized egg. Okay? What an issue if si fertilized or si unfertilized ang makita mo. Miskin si unfertilized ang makita mo, okay lang. Masasabi mo na may ascaris ang pasyente mo if may unfertilized egg. Okay? So, among pinaka-mainam, hanapon ang itlog. Okay? Kasi usually ganin, sinabi ta kanina, asymptomatic ang kadalasan ng mga pasyente. Okay? So, pag asymptomatic ang pasyente nyo class, dili man sila nagalabas ang bulate pag nag-udo ka. Itlog ang nagalabas sina senda kadalasan or majority itlog san bulate ang nagalabas. Okay, so amin makita nyo sa stool specimen. So ano ang test natin? Stool exam or fecalysis. Pero pag heavy worm infection na class, adult worm na ang makikita niyo. Okay, so pwede siya makita sa stool or can be regurgitated, ginasuka, okay, nare-regurgitate an adult worm. Okay, so larva can also be recovered. Okay, pwede mo makita ang larva, pero dili sa stool, di mo makita ang larva sa sputum during pulmonary phase of the disease. So, pwede ka, okay, pwede mo himuon pa kugha doon ang pasyente nimo. Pagkakughad niya, okay, maghimo ka smear sa sputum, kitaon mo sa microscope kung may larva. Okay? So, amin na class, ang paiba-iba na diagnostic stage natin. Pag asymptomatic, okay, butang ta lang, pag asymptomatic, rukata na sabi niya sa iyo dati, pero ay dagdag ta lang, pag asymptomatic ang pasyente niyo, stool, non-diagnostic stage the egg. Again, egg lang pag asymptomatic. Okay, kasi low symptoms, okay, o low symptoms, wala kang symptoms, gamay-gamay lang ang bulati nimo tagmatasan ni immune system. So wara kan larva, wara kan adult worm na may nakita, di ba? Pag symptomatic naman,
symptomatic na nang pwede mo makita, pwede ka makita egg, pwede ka makita sun, adult worm. Pwede mo makita adult worm sa stool. Pwede naman larva sa sputum. Ang mula nga tayo nasalve ko sa last time in egg, adult worm, stool, tag larva, sputum. Wala ko sinabi pwede makita sa asymptomatic or sa symptomatic in general. Again, asymptomatic, pwede mo makita itlog lang. Okay? Pag for example, nagpa annual physical exam. I mean, yung common talaga ini sa physical exam class. Okay? So, pag nagtrabaho na ka mo, may gwasin na ka annually or bi-annually, depende na sa kumpanya, nagpa-physical exam ang mga empleyado. Okay? Usually, na mag-test sina, CBC, urinalysis, tag-fecalysis. Okay? Pag nagpa-fecalysis ang pasyente nyo sina, wara man sindan ginabat siya, hindi sa nag-udu-udu whatsoever, pero pagkakita mo, positive sina sa ascaris. Okay? So, mga asymptomatic yung asinda ng mga pasyente class. Okay, dili ninda aram na infected sinda, pero ito gani, may gusto ng bulate. Okay? Now, pag symptomatic naman, okay, symptomatic ang pasyente nyo, ang naga din yung mga gina-admit na pasyente, mga symptomatic, may gusto din egg, tag-adult worm, sa stool, okay, larva naman sa sputum, makikita. Okay? Now, treatment, mebendazole and albendazole. So, again, tanan na parasite na i-discuss natin yan na mebendazole and albendazole ang treatment. Okay? Now, prevention and control. So, pabasa na lang sin eh. Okay? So, i-highlight lang natin din eh. Okay? Mass chemotherapy. Mass chemotherapy, basically, purgahan. Okay? Pagpurga sa mga bata. Diba? Sa mga eskwilahan, dinapurgan mga bata. So, usa din na way para ma-prevent and spread san parasite. Basically, pag mag-inom ang san na bata san purga or san bulong na panpurga, basically, dili ninda matatransmit sa iba. Mapapatay ang parasite sa inda or pag udot ninda, patay ng parasite. So, dili na siya, dili na maka-infect or dili na siya magiging source of infection. Ito siya na bata. Okay? So, amin na, can ascaris. Okay? Now, kan Enterobius vermicularis kita. Enterobius vermicularis, other term niya is pinworm or sitworm. Okay? Now, dito kita sa life cycle niya. Okay, pwede niyo basahin niyo ni. Okay, so pero ma-focus ako dito sa picture. Okay? Now, primary organ niya again sa small intestine. Pareho ang iya life cycle kan ascaris. Aton gin-discuss ko kanina, pareho lang didi. Ang main difference din da class kasi ang iya larva dili nag-migrate pa kadi sa liver, sa lungs, sa sputum. Again, sa Enterobius vermicularis, waran migration ang larva. Again, waran migration ang larva ni Enterobius vermicularis. Okay? Na usad pa na difference din da class is Enterobius vermicularis, okay, nag-itlog ang iya mga adult female sa anal region. Okay, kanina, okay, ang imo adult female nag-itlog sa small intestine. Dira sa nag-itlog. Okay? Now, si Enterobius vermicularis, on the other hand, ang imo adult female mabubudos dide. Okay, mabubudos siya sa small intestine. Once nabudos na siya class, okay, maanak na siya, ma-migrate siya, makada siya sa large intestine, makadidide, adi na siya dide. Pag adi na dide siya class, amo siya ma-pangitlog. Okay, gravid female migrates to the perianal region or sa anal region at night to lay eggs. Nano kay gabi, tandaan nyo ha, gabi siya nag-migrate, nano kay gabi kasi stationary ang tao. Basically, pag nakahigda ka na, okay, dili ka na naghihiwag-hiwag, okay, stationary ng lawas nimo, amo pa lang sinda ma-migrate. Kasi pag nagparahiwag kasi na class, nag-migrate sinda di, may chance na pwede matakda ganitlog. So, ginapili nin that time na stationary ang lawas natin. Okay? Now, ito, life cycle niya. Okay, so, again, infective stage niya, itlog, makaon mo, makadi sa small intestine, makadi sa magiging larva, magiging adult worm, ma-sexinda,
Pagbulus ng female, makadi sa large intestine, makadi sa anal region. Pagada na sa anal region, mapangitlog siya sa itlog, basically. Tapos pag maudo ka, sabay man ang itlog ni mo. Ang itlog ni mo? Ang itlog san bulate. Okay? Now, ini siya na itlog class, again, super light ini siya. Super light, very light ini siya. Pwede siya masabay sa hangin or airborne. Okay? Now, aside sa ingestion by mouth, usad na unique, tandaan nyo, usad na unique na way para ma-infect kasi ni is through inhalation class. Pwede siya, okay, pwede magsulod sa irong, pwede mong ma-inhale and tawag sina an itlog ni Enterobius vermicularis. Pag na-inhale mo ito class, again, infected ka naman. Pwede ka mag-develop sini. Okay? Now, usad pa na kailangan nyo tandaan din eh, si retro tag si auto-infection. So, some infective pinworm eggs may migrate back to the host. So, for example, din siya nag-itlog anatong female sa may anal region, sa may anus, sa labasan ni puta naton. Hindi na mapangitlog. Okay, pag nag-itlog na siya class, an imo, tawag siya na, an mga itlog, kaya itlog daw, yung tama yung itlog, may iba na itlog na pwede magbalik pa ka di. Okay, sinda lang. Maging buligan, sinda lang mabalik, ang tawag siya retroinfection. Pag sinabi na auto-infection, basically, ang ginihimo mo, okay, kinarot mo daw ina. Kinarot mo in bubot mo, after mo pagkarot, at nasa kamot mo ang parasite, ginsing hot ni mo. Okay, ani mo kamot. So, ito, infected ka na. Okay, tawag siya ito auto-infection class. Okay? So, ano ang pagkakaiba ni auto-infection kan retro-infection? Auto-infection, hand-to-mouth ingestion, basically, ginbuligan mo an parasite na makabalik sa imo. Pag retro-infection, sinda mismo ang nag-migrate. Warak mo ginbuligan, sinda mismo ang nag-migrate pakad to sa small intestine naton. Okay? So, ano ang pagkakaiba ni auto tag ni retro-infection? Okay? Now, epidemiology and pathogenesis kita. So, tandaan nyo ha, Enterobius vermicularis eggs are very light. They can be blown out in the air and be inhaled. Ha, tandaan nyo, pwede mo makuha ni via inhalation. Okay, I mean, unique can Enterobius vermicularis. Okay? So, hypersensitivity reaction, okay, the most prominent sign of the disease. Okay? So, deposition in the egg, in the anal region, okay, anal region, so basically, makatulkatulan ni putan. Okay, amin ni an most prominent sign or most common complaint ni Enterobius vermicularis infection. Okay? Now, enterobiasis, okay, so amin ni an hypersensitivity reaction ni Enterobius vermicularis. So, pruritus anae, okay, or intense itching with inflammation in the anal area or vaginal area. So, pwede siya sa bubot lang or sa iputan, pwede man sa vagina. If inin imo parasite makadto, basically, for example, nagbuhos ka daw, wara mo na ayos ang paglinis sa imo iputan, from the iputan, nagkadto sa vagina. So, dili lang ang iputan na makatot, pati man makatot. Dili lang ang iputan ang makatol, pati man ang sa vagina makatol. Okay? So, most frequently at night. Again, ano kay pag gabi, kasi gabi nag-migrate ang imo adult worm. Okay? So, again, adult worm class. Okay, inisin daw. No, na mga tawag sina, ina na mga gihay-gihay, ano mga white na line, amin ang mga adult worm class. Okay? Now, lab diagnosis. Okay, may duwa kita na test na pwede himuon. Stool exam and ano scotch tape and cellophane tape method. Okay, stool exam, pinakamadali himuon. Paudun mo lang ang pasyente mo, basahon sa microscope. Pwede mo na maaraman if igwa or wara san Enterobius vermicularis ang pasyente niyo. However, take note, pag ma-perform ka stool exam, sample must be collected early in the morning before patient takes a bath. Ha? Tandaan nyo, before. Okay, before the patient takes a bath. Na ano kay before taking a bath? Kasi class, pag magkarigo ang pasyente niyo, tapos
amo ka palang maudo, basically pag karigo sa tao, mawawash off ang mga itlog na ada sa iputan. Kasi again, nasa iputan mo, nasa ngaan, sa iputan mo ang itlog. So if mag karigo ka before ka maghatag sa udo or sa stool sample, most probably ang mga udo or mga ang mga itlog na ada sa iputan mo na wash off na before ka nagudo. So kailangan before ka magkarigo, mapasa ka anay sa stool nimo. Okay? So sad pa na take note niyo class. Okay, multiple samples are required. Okay? Para naton ma-confirm na negative talaga, kailangan multiple samples, at least tulo na sample ang kailangan mo dito sa iya. Okay? For example, nano kay kailangan multiple samples, again, an iya itlog sobrang nipis class, pwede siya ma-fly away. Okay, miskin grabe ng pag-ingat naton, may chance gyapon na pwede mag-fly away ang mga itlog. Okay, pwede siya mag-false negative ang resulta kung amoy na kung usad lang. Okay, na sample lang ang ginamit nimo. Okay, so ang ginahin mo si Niklas, kailangan multiple samples. Basically, for example, okay, mahatag ka daw yan na negative. Okay, para masabi nato na negative, buwas, mahatag ka naman. Kung negative utro, pag utro adlaw, mahatag ka naman. Kung negative ito, amo pa lang nato masasabi na negative talaga ang pasyente nimo. However, if nagpasa kaya na sa sample, tas nag-positive, dili ka na i-require. Kasi igwa na, may nakita na. Mahatag ka lang multiple sample para ma-disregard or tawag sina, ma-disregard kung negative pa talaga ang pasyente niyo. Pero if nag-positive na ang pasyente niyo, dili niya na kailangan magpasa pa otro. Kasi positive na gani. Okay? So, usad pa na test, aside sa stool exam, scotch tape or cellophane tape method. It can be done by determining the eggs or adult worm. Okay? Sa stool exam, again, pwede ka makakita itlog, pwede ka makita adult. Okay? Pero usually, itlog talaga klase na nakikita nyo pag stool exam. Okay? Now, sample, kung ano ang mga precautionary measure dito before patient takes a bath, multiple samples, amo man din sa scotch tape. Okay? Early in the morning, before patient defecates or before taking a bath, as multiple sample is required. Okay? Treatment, mebendazole and albendazole. Tas, prevention and control, pabasa na lang siya kasi very self-explanatory niya siya. Okay? Now, dito kita sa scotch tape and cellophane tape method. Okay? So, nanang inayin mo de. Okay? So, may duwa ka na material. Okay? May kukain tongue depressor or popsicle stick. Tag may cellulose tape slide. Basically, okay? May glass slide ka inin sa idalom. Okay, glass slide ina. Tag ini siya na lift tape here, scotch tape ini. Okay, scotch tape inin sa taas, okay, inin sa baba, amoy na an, glass slide. Okay? Ang ginahin mo, inabutang mo ang glass slide, okay, sa tongue depressor. Ini siya na part, okay, gin-peel mo ang scotch tape. Basically, ini na side, hindi mo ibubutang ang parasite. Okay? So, gin-peel mo daw ang scotch tape. Okay, narinig mo nung pagka-peel mo, basically, ibubutang mo pa talikod. Okay? Ira-wrap mo ang scotch tape. Inina side facing outward, aminin sticky side. Okay? Inin sa likod, wala siyang stick masyado. Basically, inin na small na square, i-flip mo lang siya na magdikit didi sa talikod san popsicle stick para siya stationary paggamit mo. Okay? Pero ini na side, okay? Amini an sticky side sa scotch tape. Okay? Now, after sina irugsin yung pagkapot mo sa tongue depressor, again, amini an sticky side. Okay, ini siya. Now, patuwadin mo pasyente mo, bukaon an bubot. So, kung napansin nyo, may mali na ginahimo, dida? Okay, nanon mali na ginahimo? So, nanoan maliit na ginahimo sini na drawing. Okay, yun ako laman napansin. Warang gloves ang pasyente niyo. Okay, so kung ma-perform ka mo sini, mag-gloves ka mo. Kasi again, pwede siya sa hand-to-mouth infection. Okay, so maliin siya na hindi na ka-gloves ang pasyente. Okay, so
Nonetheless, okay, patuwado ng pasyente, bukawan ng bubot, isuksok ang ini siya na sticky side. Basically, ididikit mo siya sa may anal region. Okay? So, pagdikit mo, baga siya stamp class na yung sina dili mo siya ipapahid. Basically, sa stamp mo lang siya. So, stamp didi, okay ma, stamp ka dida, stamp didi, stamp didi, stamp didi, stamp didi. So, dili siya diretso na pahid na dili siya yung sina class, ha? I-stamp mo lang siya, then tanggalon mo, stamp mo naman, then tanggalon, stamp, tanggalon, stamp, tanggalon. Okay? Now, once okay na, okay, ini siya na sa baba na side, amin yan, sticky side niya. Okay, ini siya na nagdikit sa bubot, amin yan sa idalom. Okay? So, i-flip mo lang siya pabalik, tag, himas-himasod mo sa glass slide para magdikit siya sa glass slide class. Okay? Pag nagdikit na siya sa glass slide, amoy nang babasahon mo under the microscope. Okay? So, amin to, ang cellophane tape technique. Okay? So, next, Trichuris, Trichuria, or si whipworm. Okay, whipworm. Okay? So, dili kita sa life cycle niya. Again, di ko nabasahon ini siya kasi adi man, tanan na ginasabi ko adi na di sa diagram. Okay? Now, paano nangyayari kan Trichuris trichuria? Again, infective stage niya, itlog. Pag nakawan mo itlog, maka sa small intestine. And, ma-develop siya pa, larva. Okay, di ba? Egg, larva, adult. Okay? However, ang kakaiba sinisa kan Trichuris is may duwa ka na adult. Okay? May guwakasan. Igwa ka sa immature, tag igwa ka sa mature, okay, complete mature or mature adult. Again ha, kan trichuria or kan whipworm, igwa ka sa immature na adult, tag igwa ka sa mature na adult. Okay, now, diin kita sa small intestine, okay, nakaon mo itlog, maka di sa small intestine, ma-develop pa larva. Ang larva nimo, adi sa small intestine, ma-develop siya pa immature adult. Okay, na immature adult na daw siya. Pag immature adult siya class, dili pa siya makabudus. Pag dili pa siya makasex kasi immature pa siya, bata pa siya, binata pa siya. Okay? No, para siya mag-mature class, makadi siya sa colon or sa large intestinatum class. Okay? Now, pag adi na sinda sa large intestine, an immature adult mo, ma-develop na pa adult worm. So, adi, adults in the cecum. Cecum part siya sa large intestine natin. I mean, yung first part, ang cecum. Okay, so, adi na di ang mga mature adult worm natin. Okay, di na sinda ma-sex, di na man sinda ma-budus. Okay, mangitlog, basically, sa large intestine natin. Again, an itlog kaunon makakaon or ma-ingest naton makadi sa small intestine. Ada sinda sa small intestine magiging larva. After hindi maging larva, magiging immature adult. An immature adult mo para mag-develop pa mature makadi sa large intestine or sa colon naton. Once na ada sinda sa colon naton, amo pa lang sinda magiging mature adult worm. Amo pa lang sinda pwede mag sex. Amo pa lang sinda, pwede mag-reproduce. So, kapag hungaon ka mo, di ina organ nag-reproduce ang Trichuris trichuria sa large intestine or sa colon naton. Okay? So, the larva develops to immature adult in the small intestine, then they migrate to the colon to complete maturation. Okay? To become a mature adult worms. That name mature in a word. Mature adult worm. Okay? So, nanong kayo tinawag sinda na whipworm? Okay? Kasi kung makita nyo class, bagan latigo. Okay? Bagan latigo and latigo and in the ikog. Okay? Latigo in the ikog. So, female ini, male ini. Again, female mga darag ko compared sa male. Pero kung malipat ka mo kung dako ba ini or dili basi pagada na kamo nakita kamo na erog sini di kamo sure if dako ba ini or dili para sad pa na defining factor ni male
tag ni female, is kitaon yung pinakapuntasan, ikog ninda. Okay, kung makikita nyo yung ikog ninda class, okay, and sa male, tiwik. Okay, tiwian niya itlog. Well, sa female, okay, straight ini siya dapat. Okay, nakaano lang siya, naka-curve. Pero straight ini dapat siya class. Ini, curve talaga ini. Okay, miskin straight mo ini, ininpunta niya, curve talaga ini. Pero ini sa female, pag straight mo ini siya, straight talaga ini. Okay, so din sa mga defining factor, sa male, okay, curved and in the posterior end. Okay, sa in the ikong. Okay, so trichuris ang itlog niya, kung makita mo, baka siya football. Okay, football shape. Okay, trichuris egg with a football appearance. Okay, so may hyaline plug kita. Nani nan hyaline plug amo ini. Okay, ini siya oh. Ininbagan turotaklob. Okay, amin yung hyaline plug. Okay, na ginatawag class. Okay? Now, third most common. Tandaan nyo, third most common roundworm infection in humans. Okay, first. Ano ito? And first Nemo, si Ascaris. Amin yung pinaka-common na tawag siya na bulate. Okay? Pinaka-common na bulate si Ascaris. Masunod sa iya si Enterobius vermicularis. Amin, second. Second most common. Okay, second most common worm in humans. Okay, si Enterobius vermicularis. Pantulumuda si okay, Trichuris or si whipworm. Okay, seen in areas where Ascaris lumbricoides and other hookworms are seen. Okay, nano kay sinabi niya siya class na seen in areas where Ascaris lumbricoides and other hookworms are seen. Okay, class, may mga cases na pwede magsarabay si Ascaris, si Trichuris, si hookworm sa usad na tao. Okay, kasi ang tawag sa inda, Devil's Triad. Okay? Igwakasan Ascaris lumbricoides, Trichuris, tag si hookworm. Okay, Ascaris, Trichuris, tag hookworm. Nano kay pwede sila magsarabay sa usad na tao kasi parehuan source of infection ninda which is soil. Tanan sinda pwede mo makuha sa duta. Okay, so pwede sila magsarabay sa duta class. Okay, so pag ang isad na tao nagligid-ligid sa duta, nakuha niya yung tanan. So, ito, nakuha niya tanan. Okay, so, hindi siya mag-wonder na, okay, damudamo siyang bulati na paiba-iba. Kasi tanan sinda, pareho ang source of infection, which is soil. Okay, so tandaan nyo ha, Devil's Triad, Ascaris, Trichuris, tag, hookworm. Okay? Now, nanang sakit niya, trichoriasis. Intestinal tissue ini siya class. Okay, intestinal tissue. Okay, intestinal tissue. Okay, pa-take note na lang siya. Si Ascaris lumbricoides intestinal ini. Intestinal nematode. Pag sinabi ni intestinal nematode sa intestinal tract lang. Hindi siya nag-penetrate. Enterobius vermicularis intestinal man ini. Okay, pareho sinda intestinal. Okay? While si Trichuris nimo class, Trichuris intestinal tissue. Kitaon nyo class ang bulate na ginimo sa bulate, nagasulod. Ado, kitaon nyo nagasulod sinda, may penetration sa unod. Okay, makita nyo. Okay? Nagsulod ang bulati sa unod. Okay, amin na. Amin nangyayari sa sulod sa intestine. So, nusad na tao na may trichuria. Okay? Heavy infection causes ulcerative colitis. Pag sinabi na ulcer, mga opening. Okay? Basically, pag sulod din na, erugusin niyo, may mga opening. Okay? So, basically, sa sulod sina may mga binukadan. Ada, mga opening. Okay, sa sulod sina may bulati da sa sulod class. Okay? Now, chronic dysentery, pwede siya mag-produce ng chronic dysentery, bloody. Okay, bloody mucoid diarrhea.
okay, pag sina ginunga ka mo, sino na parasite na nagkakos ang chronic dysentery? Again, si trichuriasis or si trichurius trichuria. Although, pwede man ang iba na parasite mag, ang iba na bulati mag-cause na, however, common ini siya kan, trichurius trichuria. Again, kanano kayo pwede siya maglabas ng dugo? Kasi again, may mga penetration class. Sa sulod sina, adam bulate. Sa sulod sina, may mga blood vessel. So, ina na blood vessel, pwede na utod. Okay, mga nautod daw, pagbukad din da. So, pwede may maglabas na mga red blood cell or blood sina na mga opening. Okay, sa mga opening. Okay? Now, ulcerative colitis, chronic dysentery ha, tandaan nyo ha. Ulcerative colitis, chronic dysentery, bloody mucoid diarrhea. Okay? Now, nanon test again, stool exam, nan may kita natin usually itlog, pero pwede man an adult worm pag heavy infection, pag symptomatic heavy infection. Treatment, the same kanina, mebendazole and albendazole. Okay? Prevention and control, pabasa na lang if paano siya, napiprevent and nakokontrol. Okay? Last na parasite na i-discuss natin, si hookworm. Okay? So, may dukita na hookworm, Ancylostoma duodenale, Old World hookworm, tagsinecator, Americanus, New World hookworm. Okay, kung kanina class, ang mga parasite natin, si Ascaris, Trichuris, Tagenterobius, tanansinda, ang primary mode of transmission inda, ingestion talaga. Okay, si Enterobius vermicularis, although pwede siya inhalation, pag hinunga ka mo na ano ang primary, na ano ang pinaka-common na makukuha mo si Enterobius vermicularis, ingestion gyapon class. Okay, dagdag lang si inhalation. Okay, si hookworm nimo, si Ancylostoma, tagsinecator, unique ini. Okay, na ano kay unique siya kasi skin penetration. Hagi na penetrate san filariform larva. Okay? So before kita mag kadidide sa life cycle ninda, adalan ta nay an paiba-iba na morphological form ninda. Ay, para na sabay dide. Okay, wara gali. Wara kalo ko may table ako ninimo. Wara gala kong table na ninimo dide. Okay? So maghimo na lang kamo table class, okay? Madali man lang nina. Okay, so para ma-differentiate lang si Rapdidi and Filari. Although nasurat ko naman ni last time sa board, okay? So uturong na lang din eh. Okay, so now, question upat na life cycle. May upat siya na stage. Saka pag hinunga ka mo, nano na helminth or nano na worm ang may igwasan upat na morphological form, si hookworm. Again, si hookworm may upat na morphological form. Si imo trichuris, basta isipin si trichuris, sir, igwaman sa immature tag mature adult. Okay? Si trichuris class, okay, si trichuris, although may igwa siya immature tag mature adult, dili siya gina-separate. Adult mang gihapon siya. May igwa ka lang immature tag may mature ka. Pero pareho gihapon sin the adult worm class. Okay? So, tulo lang, ha? Tandaan nyo, tulo lang ang morphological form sini. Ha? Egg, larva, adult. May duwa ka lang na types ng adult, may immature tag mature adult. However, ini, si hookworm, upat ini class. Si Rapdidi, tag si Filari, magkaibay na sinda ng larva. Okay? Dili sinda the same. Okay? May iba sinda na function. Sa kada usad sa inda, may iba na function, may iba na lugar kung di nakikita. Okay? So, egg, rapdidiform, filariform larva, and adult worm. Siya ang upat na stages ni hookworm. Okay? Now, rapdidi larva is the immature. Tandaan nyo na lang, tatandaan nyo kan rapdidi larva. Siya ang immature. Okay? Siya ang feeding larva. While filariform, siya a non-feeding, siya an infective stage. Okay, tandaan nyo ha. Aside sa skin penetration ini siya, ang iya infective stage kay an filariform larva. Dili an itlog class. Sa dili itlog an infective stage dili. Kanina, kan trichuris, kan enterobius vermicularis, tagan ascaris, lumbricoides, tanansin da egg, an
infective stage. While DD class, si Filari, si Filariform larva. Okay? So, filariform larva usually at the feet or legs. So, sa mga bata na hindi nag-chinelas, ginapenetrate in the skin. Okay, direct penetration. Okay, pwede nila i-penetrate direct ang panit, pero pag may mga broken skin, may mga samad-samad, mas madali sila nakapenetrate. Okay? So, larva, okay, dili kita. Okay, so, differentiate natin si Rapidi tag filari. Okay? Egg, malabas. So, egg, nasa environment. So, once nasa environment na siya, magiging Rapidi larva anay siya. Ha? Rapidi anay. Okay, nanhimo ni Rapidi makaon siya. Okay, makaon siya. Mahanap siya sa pagkaon sa environment. Again, nasa labas kita. Ha? Nasa labas si Rapidi form larva nimo. Ha? Dili siya nasa sulod sa tao. Nasa environment siya. So, bahala siya maghanap sa pagkaon sa environment. Okay? Now, si Rapidi, kung nakakaon na siya, okay, mamature siya. So, bago siya maging filari, makaon na siya. Kaya siya tinawag na feeding stage. Okay, feeding stage siya. Okay, so makaon na siya. Then, ma-develop siya pa filariform larva. Si filariform larva, siya ang ma-penetrate. Filariform larva penetrates the skin. Siya ang infective stage. Okay, now, pag nag-penetrate na siya sa skin class, okay, nag-penetrate na siya sa skin, okay, may mga blood circulation kita da sa aton body parts, or so aton lawas, mga blood circulation kita da, mga ugat, basically. Now, from the feet, ma-travel siya sa lawas naton hanggang makakadi siya sa lungs naton. Okay, larva exit circulation in the lungs, they are then coughed up and swallowed. Okay, penetrate sa tiil, makadi sa lungs through the circulation. Pag adi na sina makada sa badlo, pareho kan askan askaris, ada sina sa badlo nimo, kun dili mo itupra siya, tulunon mo lang siya, ang larva, ang filariform larva rather, makadi sa small intestine. Okay? Now, si imo, pero pag tinupra mo siya class, mas okay ito pag itutupra mo, pero pag gintulon mo lang siya class, an imo filariform larva amon makadi sa small intestine. Pag adan siya sa small intestine, si filariform larva magiging adult na. So adult female, adult male. Okay, so amin to an life cycle ni hookworm class. Okay, now, okay, they pass through the respiratory system. So, aminin iya, katawag sina, kadugtong. Okay, larva then goes to the blood circulation and into the lungs, then the air sacs. They pass through the respiratory system and is coughed up and can be swallowed with the sputum. Okay, similar to Ascaris lumbricoides. So, kung hungaon ka muna na parasite ang pwede makita sa sputum, pwede hookworm, pwede ancylos, pwede Ascaris lumbricoides. Okay? So, once in the small intestine, they mature to adult worm. So, nano ito siya na larva? Filariform larva. Filariform larva ang nag-mature pa adult worm. Okay? So, adult worms are differentiated based on the appearance of the buccal cavity or the buccal capsule. So, Senecator americanus, semilunar cutting plate, ancylostoma, duodenale naman, two pairs of ventral teeth. Okay, so, amin sa ancylostoma, duodenale, amin adult niya, okay? Ancylostoma, duodenale with two pairs of ventral teeth. So, adin ngipon niya, dua na pair. So, first pair mo, second pair. So, two pairs. Negator americanus with semilunar cutting plate. So, amin na, semilunar cutting plate class. Amin yun, mas maganda na image niya. Okay, two pairs of ventral teeth. Okay, one pair, second pair, semilunar, okay, semilunar cutting plate, yun siya, dumpol, okay, semilunar cutting plate. So, amin na ang pag-differentiate mo kan adult worm, okay, or sorry, para ma-differentiate mo, ano, usad na hookworm, sa usad na hookworm, kitaon mo ang ngipon ninda, ang buccal cavity ninda, okay,
So dili mo sila ma-differentiate gamit ang itlog class. Okay? So para ma-differentiate mo gayud si necator kan ancylostoma, gamiton mo an buccal cavity ni adult na ano kay bawal ang itlog kasi class at itlog sinindan doa sobrang similar. Okay, dili mo ma-distinguish. And symptoms ninda very similar man. Okay, very similar talaga ini sinindan doa. Okay, ang sad na may difference talaga ninda ang ngipon. Okay, ini siya. Okay, amin ang main difference talaga ni Dandua. Now, found worldwide, okay, common siya pag walking barefoot. Okay? So, major damage naman, chronic blood loss during host attachment in the small intestine. Ha? Baliktad siya kan ascaris. Okay? Now, kan ascaris kanina, major damage sa lungs, minor sa intestine. Didi class, minor damage sa lungs, major damage sa small intestine. Okay? So, na ginagawa mo sa small intestine? Basically, ginagamit ninda inin mga ngipon ninda para magkagat sa small intestine natin. Makikita nyo, adiho. Bulati, nakakagat siya sa small intestine natin. Okay? So, basically, baga ining vampira class, ginasup-sup ang atong dugo na ada sa villi. Okay, mga villi, diba? Tinukdok na sa iyo. Okay, may blood circulation, dida? May mga blood vessel. Dida, sinda gina, dida, ninda gina-attach sa sarili ninda, nina mga bulati, then ginasup-sup ninda ang dugo. Okay? Sama man ni class, irritation in the skin due to the filariform larva penetrating the host. So, pag nag-penetrate daw, okay, wadili di makita ang site of entry niya. Siguro amin ni ang site of entry. Okay? So, or ini di banda, ang site of entry niya. Kinatabunan lang sa buton. Okay, so amin ni, pag bago pa lang daw, kakasunod pa lang, amin makita yun sa tiil, sa pasyente. So, ini makatulkatul ini class. Ini, nagpurula. Ay makatol-katol ni, may gusto ng allergic reaction ni, sobrang katol sin talaga. Okay, ini siya, pwede pa man ini matanggal. Okay, habang di pa siya nagakadto sa small intestine. Okay, pwede mo pa ini surgical removal. Okay, ini siya. Pero kung nungoon ka muna, ini na morphological form, ini siya, filariform larvae na class. Ha? Filariform larvae, ini siya ako. Okay? While ini, amin yung adult worm natin. Ayun siya, ini. Ini. Okay, so hookworm infection ang sakit niya. So, causes pruritic papule or vesicle called ground itch. So, inis na daw. Ini, ground itch. Inis na mga butod-butod. Okay, ground itch na siya class. Okay, ground itch kanina. Ini yun, ground itch, inis siya. Okay, nan butod. Pruritic papule. Okay, so pneumonia with erysipa can also occur. Pwede man siya, again, pwede siya mag-cause Loeffler syndrome pero minor. Okay? Pag ginunga ka mo minor Loeffler syndrome, kanini na siya, kan hookworm, pero pag major Loeffler syndrome, kan ascaris. Ha? Major Loeffler syndrome, kan ascaris. Minor Loeffler syndrome, kan hookworm. Again ha, pwede ini mag-cause Loeffler syndrome. Again, eosinophilia with pneumonia or asthmatic attack with eosinophilia. Pareho lang yun, okay? Basta may eosinophilia tag-related sa lungs, okay? Loeffler na yun na siya class. Okay? Can also occur during the lung phase. Okay? So, as adult worm feeds on the blood, it causes microcytic hypochromic anemia. Anemia dapat yun. Pag sinabi na microcytic, garagmay na RBC. Pag sinabi na hypochromic, mabababa ang hemoglobin sa nimo red blood cell. Okay? So, nanon makikita natin sa blood smear. So, amin ni class. Okay? So, amin ni ang blood smear san may hookworm. Amin ang blood smear san waran hookworm. Okay? Pag normal ka mo, amin ni blood smear niyo. Okay, di lang ka sa normal. Okay? So, amin ang mga red blood cell natin. So, kung makikita mo, uniform and shape ninda, tas mapula sinda. Kasi mataas ang hemoglobin. Normal yung tao. While ini, kung nakikita nyo class, dili uniform and shape. Yung mga garagmay, okay, mga garagmay, anibagani, teardrop shape, may iba-iba ang shape ninda class, warang uniformity sa shape ninda. Okay?
Tapos kung makita nyo class, ang color ninda, yun yung kitawan nyo yun eh. Wara na siya ng hemoglobin, sobrang gamay siya ng hemoglobin, kaya siya pale color na. Ako man ini. Okay? So, ang tawag sino sa inda sa ini class, ini, mga target cell. Okay, mga target cells ang tawag sino sa inda class, or Mexican hot cell. Okay, target cell. Target cell basically bagasin dan inan sa dart, baga inan dart board, bagasin ng dart board kasi niya tinawag na target cell. Okay? So additional information lang ito. Okay? So again, microcytic hypochromic anemia, amo yun ang ginakos na anemia ni hookworm. Okay? So lab diagnosis, okay, stool exam is performed, so find the egg. Pag nakita mo ang itlog class na nang imo reporting sina positive sa hookworm. Ha, pag may nakita ka na itlog, ang report mo sina positive sa hookworm. Pero pag gusto aramon sa doktor ko nekaturbay na or ancylostoma, na nahanapon mo an adult worm. Pero usually dili man din ginapahimo na. Makita mo lang an itlog, masabi mo lang na igwasan hookworm ang pasyente mo, okay na yun. Kasi puro pareho lang talaga. Pareho ang sakit na ginakos, pareho ang medication na ginahatag ka. So wala man issue if maaraman mo if or dili kung sino si anekator, kung sino si ancylostoma. Okay? So again, pwede mo makita sa udo an egg, pwede man an adult worm. Pero pag hungoon ka mo, paano natin ma-differentiate si necator tagi sa ancylostoma na nahanapon natin si adult worm? To differentiate both hookworms, look at the buccal cavity. Kitaon an baba. Si ancylostoma duodenali may 2 pairs of ventral teeth. Si necator americanus may semilunar cutting plate. Pwede ka mag-perform occult blood or hidden blood kasi again, pwede mag-cause gastrointestinal bleeding dito. Again, ginagparakagat niya. Okay, pag nag-detach ini na imo adult worm, aniya binili na samad, pwede mag binili niya na samad class, pwede mag-release san blood. Okay, so for example, tapos na daw siya magkaon, ginbitawan niya ina para maghanap san iba na lugar. So, ini na site, ma diretso gyapon niya paglabas ng dugo. So ito na dugo, pwede mo makita sa udo, pwede mo matest sa occult blood. Okay? Blood eosinophilia are frequent findings. Okay? So mataas-taas daw ang eosinophilia. Mataas-taas ang eosinophil sa dugo nimo. Okay? Peripheral blood smear, pwede man peripheral blood smear. Na naman kita mo sa peripheral blood smear, ini siya. Microcytic hypochromic red blood cells. Kaya makikita mo sa blood smear nimo pag may hookworm infection. Okay? So, larva in the sputum can also be used. Okay? So, damudamon mga test dili. Okay? Pamemorize na lang. Okay? Sa mga common na test. Pero pag hungong ka mo na ang pinaka-effective na ng pinaka-common na test, si stool exam. Okay? Ini si blood smear, ini si occult blood, ini si eosinophilia CBC ini. Okay? Ini si larva in sputum, mga follow-up test na lang yan as in the class. Okay, stool exam talaga ang pinakauna na gina-perform natin. Okay, para lang natin ma-sure tagad, okay, na sure tagad na hookworm, amo pa lang kita sinima perform na peripheral blood smear, occult blood, tas sputum. Okay, so nanong treatment, mebendazole and albendazole. Okay, papatayon niya ang parasite. Pero pag napatay ng parasite class, ang damage na gin-cause ninda, ang dugo na gin- kuha ninda, dili mo na mababalik ina. Okay, so para natin mabulong ito na tao, iron replacement therapy, okay, sa mga tao na nagka-anemia, okay, pwede man blood transfusion. Okay, so prevention and control, pabasa na lang, pero i-highlight natin, always use footwear. Ang pinaka-effective way para ma-prevent ini si hookworm infection, si ancylostoma, si necator americanus. Okay? So, ito. And last slide. Okay, so, again, kung anong maging discuss ko yan, ito mga pinaka-importante na kailangan nyo tandaan. Okay, so, sana absorb nyo man ito, miskin papano. Okay, so, ito siya an nematodes class. Okay, so, thank you for listening. And see you on the next video class. Okay? So,